Gandang umaga mga ka-review at maulang umaga nga pala mga ka-review. Mukhang may bagyo na naman. So ayun mga ka-review, nandito na naman ako at eto na yung full episode, no? Full episode ng result ng Hazel Grace Boss Joy issue about sa iPhone, no, mga ka-review. At bago ko simulan, nais ko muna sabihin doon sa mga nambas at sa mga nag-comment ng hindi maganda is eto na po yung sagot doon sa mga katanungan nyo at doon sa mga sinasabi nyo na gawa-gawa lang nila itong gentong klase ng issue at for content only. And sana nalaman ko at nakita ko na talaga naman noon pa naman makikitaan mo naman talaga doon sa kabilang panic na hindi merong mga ilang tawag na impormasyon na hindi talaga sinasabi na ang totoo. And lumabas sa buo sa lie detector test na merong mga sinabi sila na hindi napatotohanan dahil ang lumabas sa result ay nag-lie. Kumbaga nagsinungaling sila mga ka-review. So ayun mga ka-review, wala naman tayong ibang inaantay na. Halina kayo't samahan nyo ako at pakinggan itong voice record, no? Yun ang gagamitin natin ngayon, voice record lang. Kasi umiiwas tayo sa anumang copyright claim, no? Na pwede nating makuha kapag inilabas natin ang full video. So, maaari nating pakinggan at simulan na natin. M. Quizon, a.k.a. Boss Butchoy. Sa kabila naman panig, si Annabelle, Jumar, and Rhea, or Leia. Okay? Dalawang ginagamit niya pangalan. Kanina sabi ko si Angelito, hindi po pinayagan ng CIDG na may lie detector test. Kailangan daw po dumaan muna sa korte. At kapag kinorte po natin yan, mahaba pang proseso at matagal. So, in-skip na muna natin siya. At least yung tatlo, andito naman na. Okay, ready na ho ba kayo? Umpisa natin dito kila Annabelle, Jumar, and Riel. Ready na kayo? Opo, sir. Magandang hapon. Hazel. Magandang hapon po. Hazel and JM, ready na kayo? Opo. Okay. Hindi ko na patagalin. Dito yan, isinalin ko na sa papel. Ito na. Naka-ready na rin si Chito de la Paz, yung chief polygraph examiner, kasi meron daw siyang ibibigay ng mga comment at reaction. Okay. Umpisa natin. Sa tanong, kayo muna, Annabelle, Jumar, and Rhea. Kayo muna. Sa tanong na, kasinungalingan lang ba na bumili kayo ng karaoke nung araw ng July 14, 2021? Ang sinagot nyo, no. Hindi ka nagsinungaling kasi talaga bumili kayo ng karaoke. Yung sagot nyo. Sabi ng truth verifier, truthful kayong lahat. Tatlo. Okay? Nag-guess nyo? Salamat po. Okay. Pangalang tanong, gawa-gawa nyo lang ba ang inyong salaysay na sa taxi nyo nakuha o napulot ang iPhone ni Hazel? Meaning, kayo ba'y nag-invento ng kwento na sa taxi nyo napulot? Ang sabi nyo, no, hindi kayo nag-invento. Sa taxi nyo talaga napulot. Sabi ng truth verifier, direct. Truthful kayo. Ibig sabihin, sa taxi nyo talaga napulot. 2 points na kayo. Lord. Pangatlo. 2 points na. Ikaw ba ang nag-text sa number nila Hazel at BF nito na magbigay ng reward? Sagot yung tatlo, sabay-sabay, no. Annabelle. Truthful ka. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Rhea. Oh. Truthful ka. Jumar. Jumar. Ito si Jumar, mga ka-review, is isa ito sa kasama na nakipag-meet up yata, no? Hindi ako sure, ha, nabasa ko lang yon na nakapag-meet up yata, nakipag-meet up dito sa dalawang ito. So, kaya naandito din siya dahil parang siya yung naging bridge. Kumbaga, siya yata yung nakikipag-conversation dito sa dalawang to. And, yun nga yung
sinabi nila nung nakaraan at yung nabasa ko rin ng mga post ng ibang netizen, no, na yun nga, at maraming nga ang nagbigay ng suporta dito sa mga to sa kampo nila Jomar, dahil nga parang sila yung naapi. And then ngayon malalaman natin yung pinaka result ng lie detector test kung sino sa kanila ang may kasinungalingan na, na sinabi, no. Yes po, ayun natin. Lying ka. So yun. Ang result kay Jomar about dun sa pagte-text ng number is naging sinungaling yung kanyang salaysay. So it means possible na yung sinabi nito nila, tawag dito nila Boss Choi at ni Hazel is pawang katotohanan, no, mga ka-review. Sunod. Kayo ba ang nag-insist na magbigay dapat ng reward? Sabi niyo po tatlo, no. Sabi ng truth verifier, Annabel, lying ka. Jomar, lying ka. Rick M. Quizon, a.k.a. Boss Buchoy. Bad, blah, 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 blah. Yung cellphone number na nagte-text nila Hazel. Kasi sinasabi nila Hazel na may nagte-text na cellphone at pag-communicate sa kanila na nagdidikta. Binalikan natin, mga ka-review. Okay. Ang sabi nyo, hindi sa inyo yung cellphone. Annabel, truthful ka. Rhea, truthful ka. Annabel and Rhea, hindi galing sa inyo yung cellphone. Jomar, lying ka. Lying ka, Jomar. Tama ako. Binalikan lang natin, Mara. Next. Hiniling nyo ba talaga na dapat ang katumbas na reward ay kung magkano ang halaga ng iPhone, which is pumapatak sa 50,000? Oh. Sabi nyo, no. Napakalaki ng reward noon, mga ka-review, ha. Yung hala ay mababa pa yon compare. Ano ba model ng phone niya? Is iPhone XR ba? Parang mababa yon, pero kung sa Green Hills ka bibili, medyo sakto lang yung presyo nun. Annabel, truthful. Pero kung reward ang sinasabi na 50,000 na hinihingi nila is, nako, ano yon, masyado nang malaki yon. Talagang papasok na sila dun sa, ano bang kaso yon? Extortion, mga ka-review. Anti-tip, anti-pencing law. Grabe. anti-fencing law and extortion, mga ka-review. Yun yung pwedeng ikaso sa kanila kapag nagtuloy-tuloy yung kaso na to. Jomar, truthful. Rhea, truthful. Okay. So yun, doon mga ka-review, nagsasabi sila ng katotohanan about doon na wala nga silang ganong sinabi. Isa pa, may nagbanta ba sa inyo na baka puntahan si Hazel at baka ma-rape pa? Ito mga ka-review, itong text na to ang pinaka pinakapangit sa lahat kasi ano yun eh, yun yung time na yung tenex yata si Hazel tapos sinabihan na pupuntahan sa bahay nila at baka rapein pa siya, no. Doon mga ka-review, possible yan, papasok yan, death threat pwedeng nangyari, no. And ano pa ba? Possible, ewan ko kung tama ako doon sa sinabi ko, mga ka-review, hindi ako sure. Hindi naman ako attorney. Bel, truthful. Jomar, truthful. Rhea, truthful. Okay? Now. So, yun, nag-truthful, ibig sabihin, nagsasabi sila ng totoo. And ang pinagtataka ko rito, Sir Tulpo, bakit silang tatlo lang wala yung isang kasama nila na si yung asawa ni ate? Ito naman. Hazel and JM. Kayo ba ang nag-insist na magbigay na dapat ng reward? Sagot nyo no. Truthful kayo pareha. Yes. Ikaw? I think lahat naman yata ng sinabi rito ni Ma'am Hazel at no, na tanong sa kanya at ni Boss Joy is
I think truthful yan. Kasi na, nung nilabas ko, di ba? Truthful na lahat yan. Bang, una nagsabi na mag... Ibig sabihin mga ka-review, lahat nung sinabi nilang impormasyon and nangyari doon sa isang scenario, doon sa pangyayari kung saan naganap yung transaction, conversation, is pinatotohanan nila lahat at walang sinabing kasinungalingan. Bibigyan ng reward kung may susuli ang cellphone ni Hazel. Sabi nyo, no. Truthful kayo pareho. Gawa-gawa nyo lang ba ang salaysay nyo na nag-text sa iyo upang manghingi ng reward? Sabi nyo, no. Truthful pa rin kayo pareho. Kasinungaling lang ba na sila ang unang nag-insist na magbigay kayo ng reward? Sagot nyo, no. Truthful ulit kayo. Gawa-gawa mo lang ba ang salaysay na sa inyo nang galing ang 7,000 na halaga ng reward? Sagot nyo, no. Truthful ulit kayo. Invento mo lang ba na narinig mo talaga ang mga taga-CIDG na nanghingi sila ng reward at nagtatanong kung hawak nyo na ang pera? Sagot nyo, no. Truthful ulit kayo pareho. Tignan nyo mga ka-review, lahat ng katanungan sa kanila about dun sa pagtetest sa kanila sa lie detector is truthful. Ibig sabihin, pinatotohanan lang nila na lahat ng sinabi nila is pawang katotohanan. And doon sa mga basher na kung ano-ano na yung mga sinasabi sa kanila at doon sa mga bad comments na sinasabi ng mga netizen, sana bago nyo sila hinusgahan is nalaman nyo muna at alamin nyo muna or kung naandong kayo sa senaryong yun is katotohanan nyo. Diba? Kasi katulad nyan, nakapagbitaw na kayo ng hindi magandang salita doon sa mga sa tao, tapos pinanigan nyo pa yung kabilang kampo na may halong kasinungalingan yung pahayag, no, mga ka-review, is paano nyo ngayon mababawi yung mga nasabi nyo na hindi maganda sa tao? What if kung ganito yun nangyari, lumabas itong lie detector at isa sa kanila na prostrate, na pressure, at kung ano yung ginawa nila sa sarili nila? Kaya nyo bang ibalik yung buhay ng tao na ganun yung ginawa nila, ginawa niya dahil sa sobrang frustration doon sa mga comments and mga reaction na ginawa niyo about dito sa taon to. So yun yung aral dito mga ka-review. Bago natin husgahan, yung isang tao, alamin muna natin kung ano yung katotohanan. Marami kasi akong mga nababasa na nagko-comment kapag nanonood ako ng Archa or Rapid Tulpo in Action. Hinuhusgahan nyo agad sa unang video pa lang. Bakit hindi nyo muna tapusin yung buong video, no? Buong video ng tawag dito ng report ng Archa o Rapi Tulpo in Action kung ano yung talagang katotohanan. At tulad na lang noon sa kay... Ibalik natin ha, ito it's opinion and comment ko lang ha. Ibalik natin doon kay Tekla, no? Masyado nyo agad hinusgahan si Tekla na hindi nyo naman alam kung ano yung totoo. Then later on napatunayan ni Tekla na hindi totoo yung mga nangyari at hindi rin totoo yung mga binabato sa kanya nung dati niyang kalipin partner. So nakapagbitaw na kayo ng hindi magandang salita. So hindi na natin mababawi yon kasi naibigay nyo na yun eh, na-comment nyo na unless kung i-delete nyo yung mga comment nyo. So, ganun din dito. Yun yung aral na dapat na mapulot natin dito. Huwag tayong basta-basta magbigay ng pahayag kung hindi natin alam yung buong katotohanan. Take note, puro truthful kayo ha. Wala pa kayong... Ay. Maliban sa sinabi mo, nagsinungaling ka ba tungkol sa natanggap na pagbabanta, pupuntahan sa bahay at baka ma-rape ni Hazel, ma-rape si Hazel? No. Truthful ulit kayong pareho, mag-asawa. Diba dito mga ka-review, no? Ang napansin ko lang, kasi tatlo lang sila, wala pa yung isa yung talagang pinaka-asama nila na nakulong, yung asawa ni ate. Dito kasi, nag-truthful kay ate yung about sa rape, din dito rin sa tatlong to, nag-truthful about sa rape. So, antayin natin yung pinaka-result doon sa asawa ni ate, kung lahat ba ng pahayag nitong mga to na magtutruthful dun sa mga yon. Kasi once na nagtruthful dun, ibig sabihin walang nagsabi. Pero bakit nagtruthful dito kayla Hazel Grace? Nagtruthful sa kanila. Dapat meron diyang hindi magtutruthful, no? Kumbaga maglalay.
Kasi nung aling lamba na inaya ni Hazel si Leia sa CR para doon iabot ang pera na 4,000. Sagot niyo no. Again, truthful ulit kayo. Kasi nung aling lamba na sinabi mo na hindi talaga sila ang nagsabi ng halaga ng reward para sa iPhone na 50,000. As ang iPhone ay 50,000. Again, kayong dalawa truthful ulit. So, yun mga ka-review. Kaling lang ba na sinabi mo na hindi talaga sila ang nagsabi ng halaga ng reward para sa iPhone na 50,000? As ang iPhone ay 50,000? Inuubo na again, si... kayong dalawa truthful. Inuubo na si Idol, ha? Truthful ulit. Panghuli. Maliban sa sinabi mo na sinulit ka ba, alin man sa mga ibinigay mong mga salaysay sa akin ngayon, sabi nitong tanong nung examiner. Ang sagot nyo, no. Truthful ulit kayo. So, Hazel and JM, walang lying sa inyo ni isa. Sa lahat ng tanong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect yun ha, mga ka-review ha. Halos lahat ng pahayag nila. Ha? Tinanong, ibig sabihin lahat yun, pinatotohanan nila na totoo at walang halong kasinungalingan. 7, 8, 9, 10, you pass in with flying colors. Ibig sabihin, punto by punto, tama lahat ng mga sagot nyo at wala kayong kasinungalingan doon sa mga katanungan. Now, dito meron din ako na maraming nabasang comment na nagiging bias nga raw si Idol Rapi Tulpo about dito sa issue na to. So ang magiging sagot ko ron, no, doon sa nag-comment na yon, sabi ko, ang masasabi ko ron, sa inyo po na nagsasabi na nagiging bias si Idol Rapi, tingin ko hindi. Kasi ang tao, makikita mo yan kung talagang merong paglalathala ng kasinungalingan at katotohanan. So kahit ako nung nanonood, bumabase ako dun sa hindi porket nakikita nyo na patawa-tawa lang sila Hazel Grace, sila tawag dito, sila Boss Choi is sinasabi nila na nagsisinungaling sila. Kumbaga, hindi ibig sabihin na bumabase lang kayo dun sa action ng tao. Bagkos bumase kayo dun sa mga paiba-iba ng sinasabi, no, mga ka-review. Kasi pinanood ko yung episode ng interview na ito mula 1 hanggang dito is nakita ko na merong mali doon sa kampo nila Jomar at dito sa kampo nila Boss Choi. Halos pareho lang naman ang nagiging statement nila mula umpisa hanggang sa matapos, no, mga ka-review. And nung nakita ko na ang dami nagko-comment na nagiging bias, hindi naman nagiging bias si Idol Rapi. Kaya nga ininsist niya na magkaroon ng lie detector para mapatunayan kung sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Ibig sabihin ngayon na nalaman natin na lahat ng sinabi ni nila Hazel Grace at Boss Choi is katotohanan lahat. Ngayon, masasabi nyo pa ba na bias si Idol Rapi dito sa issue na ito? Yun lang yung mga tanong ko dun sa mga nag-comment na about nga doon na naging bias nga si Idol Rapi. Para sa akin, hindi pa naman siya nagiging bias. Annabelle, Jame, Jomar at Rhea, bagamat meron kayong mga sinasabi kayong katotohanan, pero ilan dito nagsisinungalin kayo? Halimbawa na lang, dito sa kayo ba ang nag-insist na magbigay ng dapat na reward? Sabi nyo hindi, pero lumilitaw, lying kayo. Yun. Tatlo kayo lahat lying. Ay. And then hindi mo may tatanggi yun eh, kasi sa bagay, sa panahon ngayon, talagang may mga pangangailangan ng tao. Pero iba pa rin kasi yung napulot mo tapos hihingian mo ng reward. Mas mainam yung antayin mo na kusang may mag-abot sa'yo nung reward na yun. Dito, tutuusin naman ah, dito sa mga, marami na rin namang mga vlogger or mga ibang kahit sinong ano, basta nakakita ka at isinauli mo, minsan talaga, nagbibigay talaga ng reward yan. Nagbibigay talaga na kusang loob. Pero wag mo talaga siyang i-insist na bigyan mo ako ng reward, ibabalik ko yung... Kasi unang-una doon ka makakasuhan ng extortion eh. Tapos meron pa yung anti-tip law, kung tawagin, di ba? Kasi ano na yun eh, kumbaga parang ganito yan eh, parang kunari, parang sa kidnappers, di ba? Humingi ka ng pera, parang reward money, no? Humingi ka ng pera para maibalik yung bata. Parang gano'n. Kunwari lang po, ha? Gano'n yung mangyayari. So, ang mangyayari nun,
extortion na yung mangyayari doon. So ganun din yung mangyayari dito sa cellphone. Ayaw nyo ibalik yung cellphone kasi nga hindi nyo nakukuha yung tamang halaga na gusto nyo. Pizza? Sa iyo ba ang cellphone number na ito? 0915 blah blah blah. Truthful si Annabelle, truthful si Rhea, pero Jumar, lying ka. So ibig sabihin, Jumar, alam mo itong cellphone number na ito. Sa una, dininay mo. Sinabi mo, hindi mo alam. Hindi sa iyo yan. Baka set up lang, sabi mo sa amin. Pero dito, sabi sa lie detector test, nagsisinungaling ka, alam mo yung numerong yon. Jumar. So alam mo talaga yung cellphone na yon. Kilala mo yung cellphone number na yon. Hindi ko po alam yung cellphone number na yan. Pero dito sa sabi, lying ka. Yes, kung lying po ako dyan, alam ko sa sarili ko na totoo sinasabi ko, hindi ko alam yung cellphone number na yan. Chito de la Paz, Chief Polygraph Examiner, Truth Verifier System Incorporated. Mr. de la Paz, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon po. Meron kayo bibigyan ng reaksyon? Kaya po. Sa instrumentation, sir, yan po yung lumitaw. Pero kung makikita po natin sa remarks, yung kay Mr. Asensi, kay Jumar Asensi, during the pre-test interview, may verbally po siya, nadulas in fact, nadulas siya sa akin. Ang sabi niya, siya yung nag-pretend o yung nagpanggap na kapatid ang dito. Then, ano po sir, nireview ko yung mga footages in fact, yung mga sa earlier shows niyo. Never po niyang in-admit sa inyo sa on-air na siya yun. Pero hanggang ngayon, hindi niya in-admit? Opo, ngayon hindi niya in-admit, pero during the pre-test interview, sir, nadulas po sa akin yun. Ano po magkasabi niya, sir? Yun nga po, na sir, aminin ko, ako yung nagpanggap na kapatid ni Angelito. Pero sa conversation part, kasi yung inaamin nila, sir, yung conversation. So dito pa lang, mga ka-review, meron na siyang kinumpis, no? Nadulas siya doon sa ano. Eh di may pagkatanga talaga itong tao na to. Simple lang naman yun, aminin mo lang, okay na eh. Siya yung tawag. Hindi po nabanggit doon na inamin niya. In fact, ang in question nga puro, nung nire-review ko yung footage, nung doon sa text, doon daw kasi yung sinasabi may sakit, may na-stroke si Angelito. So, kung makikita nyo sir, yung sa instrumentation, yung result, in fact, wala na nga pong ano yan sir, wala nang interrogation procedure after the test. So, direct instrumentation lang tayo after the pre-test. Okay, so, sir Chito, so, yung pong tungkol sa cellphone na may nagte-text kila Hazel. Opo. Na yun nga, parang nandidikta, nagsasabi na magbigay na kayo, na kasi na-stroke, etc., etc. So, inamin, may umamin sa tatlo na meron siya kinalaman sa cellphone number na yon. Sino to? Kung meron? Hindi niya sir inamin na yung connected siya sa cellphone number na yon. Pero ang inamin niya sir is siya ngayon nag-pretend na kapatid ni Angelito. Wherein, lumabas lang po yung issue na yon during the course of dun sa unknown number na texter. So inamin niya na siya yung nagpanggap na kapatid ni Angelito. Inamin niya yung verbally po, dito nung during the pre-test interview po namin. Oh, Jomar, ayan, si Mr. Chito de la Paz, nagsabi na, inamin mo sa kanya, nadulas ka, na ikaw ngayon nagpanggap na kapatid ng Hilito. Idol Rafi, di po ako nadulas. Talagang sinabi ko talaga sa kanya yun. Kasi, totoo po, nagpanggap po ako na sinabi ko, hindi ako nagpanggap, kundi ang sinabi ko, kapatid ko si Angelito. Nung kaya nga sa cellphone, gumamit ka ng cellphone. Nung kausap ko po sila, ano po? Kausap po namin sila sa cellphone. Sinabi ko sa kanya yun. Sinabi ko sa kanila. Nung sir, kapatid ko po si Amilito, ano, na-stroke po siya. Kaya makatulong po yung ano, bibigyan yung so, reward. So, sir, bakit kaya bakit? Okay, sige. Sabihin na natin, sinabi mo doon sa cellphone nung makipag-chat. Bakit kinakailangan po kayo magpanggap? Yun yung magandang tanong. Bakit kailangan niyang magpanggap, mga ka-review? Hindi po ako nag-chat. Hindi, sir, bakit kaya... sabihin na natin, sinabi mo doon sa cellphone nung makipag-chat, bakit kinakailangan po kayo magpanggap? Hindi po ako nag-chat. Hindi, sir, bakit kayo kailangan magpanggap? Hindi sabihin katotohanan, ako'y kaibigan, bakit kinakailangan kayo magsinungaling, sir? Kasi po, ang turingan po namin nila, Anabel, si Angelito, talagang parang magkakapatid na kami since 1999, magkakasama na kami, hindi na kami nag-iwa-iwalay, sir. Okay. So, yun yung dahilan mo kasi sanay ka na magpanggap na magkapatid kayo, hindi na iba kaya nagpanggap ka na kapatid.
Labo pa rin yun? Yan po sinabi ko. Parang malabo yung reason ito. Nahalata na na may kasinungaling. Ito tawag. Eh, pero sir, ito personal opinion ko ano. Kasi ako sir, kahit na gano'n ako close sa kaibigan ko, kapag hindi ko kapatid, hindi ko sinasabing kapatid ko. Ba't ako magsinungaling? Ba't ko sabihin na kapatid ko kung hindi man talaga totoo na kapatid ko? Marami po akong mga kaibigan din, mga long time friends, 25 years, 30 years na kami magkaibigan, and yet I don't name drop them as my brother. I tell them, tropa ko to, best friend ko ito, di ba? Pero I never tell them other people. Sablay ka talaga ron, boy. Sablay na sablay. People na kapatid ko ito. Di ba, sir? So, Mr. Chito de la Paz. Yes, sir. Base dito sa ginawa niyong polygraph test, okay, merong mga truthful dito itong tatlo, pero meron silang mga lying. However, si Hazel at saka si JM, lahat ng mga katanungan, pinasa nila. So, anong analysis mo rito? Bakit ganito? Bakit meron silang truthful at meron silang lying? At bakit hindi pareho lahat? Or dapat truthful na lang lahat? Bakit? O nga naman. Merong mga truthful dito. O nga naman, mga ka-review, bakit nga naman may mga ganong result sa lie detector? Bakit truthful at saka may lie? No? So, ibig sabihin, lahat ng statement nila, yung iba ron, kasinungalingan, gawa-gawa lang. Itong tatlo, pero meron silang mga lying. However, Apo. Si Hazel at saka si JM, lahat ng mga katanungan, pinasa nila. Apo. So, anong analysis mo rito? Bakit ganito? Bakit meron silang truthful at meron silang lying? At bakit hindi pareho lahat? Or dapat truthful na lang lahat? Bakit nagkahati-hati? Ang main reason bakit naging truthful po lahat yan, yun po, nilagay ko sa remarks yan, umpisa mo natin din sa tatlo. Bakit sa tatlo meron silang truthful, meron silang lying? Bakit hindi lang puro truthful? Or bakit hindi lang puro lying? Bakit nagkahati-hati? No, sir. Ang ano po dyan is yung sa iba naman po talaga kasi nagsasabi sila ng totoo, wala rin po kami makitang reaction sa instrumentation. Pero yung kaya sila nagiging truthful kahit sumasagot po sila ng no. Pero dahil dun sa iba, kaya po, kung makikita nyo sir, di ba may mga sinabit po kayo sa amin na projected questions, nire-reformat po namin yun para sa question formulation. Kaya, kumbaga ba, kita nyo answerable by no lahat. Kasi mas mabigat po yung feeling ng tao pag siya po ay nagsisinungaling kaysa yung sumasang-ayon lang. So pag nagsinungaling po yan, mas lumilitaw po yung reaction. Wherein, sa case po nila, kita nyo, may mga kaya silang ipasa na tanong wherein walang nakikita na deceptive reaction. Pero pagdating po dun sa mga certain relevant questions na may tinago sila. Yun yung mga mahalagang question na pwede mong pwedeng makita doon sa result na magsisinungaling ka lang. Nagbe-based yan doon sa, sabihin na natin, hindi sa face reaction yun ha. Kasi ang lie detector test, pumapasok yan sa pintig ng puso mo or sa pulso mo. Kung di ako nagkakamali, alam ko yun. Kung malakas yung kabog mo or kinakabahan ka, I think yan makikita. Ganun naman talaga eh, di ba? Kahit ikaw, pagka nagsisinungaling ka sa magulang mo noon, pagka kaharap mo na, kabadong-kabado ka, di ba? So, ganun din dito sa lie detector test, mga ka-review. Yung katawan nila, hindi sumasang-ayon sa verbal na sagot po nila, kaya po may deceptive reactions tayo. Okay. Si Jomar, apat yung lying. Si Rhea, isa. Si okay. Annabelle, dalawa. Okay, meron pa pala isa, nakalimutan ko. Ito pa. Question, nakatanggap ka ba ng 4,000K na galing kay Hazel? Ang sagot mo, Rhea, no. Ang sabi ng machine, lying. Pangalawang tanong, nagparinig ka ba talaga? Ibig sabihin, nakatanggap ka na ng pera, nagsinungaling ka pa? Na kailangan pamasahe. Minsan, ang pagiging sugaba sa pera, dapat hindi yan inaano eh. Hindi yan na inuugali, mga ka-review. Kasi, alam nyo, kumbaga, makontento kayo sa kung anong meron kayo. Pag yung, masama kasi yung sobra eh. Pag sobra kasi yung pera mo, kung ano-ano naiisip mo, okay pa rin yung sakto lang. Yung talagang tama lang. Diba? Eh, minsan, katulad nito, nabigyan ka na pala, sinungaling ka pa.
Diba? Lie detector test na yan. Ibig sabihin, that time, yung sagot mo, medyo kabado ka, hindi mo alam kung may kita ng lie detector test kung totoo ba o hindi. Yung sinabi mo. Eh dito, lumabas yung result. Ibig sabihin, meron nakita doon sa mismong feelings mo na nagsisinungaling ka. Kaya ka binigyan ng 4,000. Sagot mo, no, hindi ka nagparinig. Ang sagot ng machine, ang sabi ng machine, lie. Pangatlo, nagsisinungaling ka ba sa iyong binibigyan ng salaysay tungkol dito? Ang sagot mo, no. Ang sabi ng machine, lie. Hindi, si Rhea ito, si Rhea. So, ano analysis mo rito, Mr. De La Paz, sir? Yan, sir. Yung kung makikita niyo yung last question po, yan, dun sa ano na yan, sir, yun nga po, from the result itself, nagsisinungaling po si Ms. Rhea. Then, yung kung makikita niyo sa last question, it's a generic question. So, meaning, any of her statements sa buong test, kapag meron siya nagsinungaling doon, automatic po, magre-react din po yan. Kasi ang ano, dyan is kung nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling po. So, puro, so kung makikita niyo, sir, even to the most generic question, dahil may impact pa rin po sa well-being niya, kaya nakakuha po rin tayo ng deceptive reaction po, ng lie. Okay. Now, si Jomar dito ang maraming lying at samantalang yung iba, si Annabelle, dalawa lang. Si Jomar, apat. Bakit? Does it means na si Jomar ay merong mga bagay-bagay na masasabi nating halimbawa lang na siya yung nagdadala sa grupo? Kung makikita niyo, sir, sa mga naging result niya po, pwede natin masabi na may possibility na may ano siya, may connection or may ginawa rin siya o part siya ng group na allegedly nagte-text, nagde-demand ng reward kila dun sa kabilang party po. Yun lang. Kila group, sa grupo po nila, Miss Edith. Okay. Sige, sandali lang po. Hazel and JM, anong reaction nyo? Lahat ng question, truthful kayo. Salamat po. Sa amin naman po, lahat naman po ng mga sinabi namin katotohanan eh. Okay. Kaya po hindi po kami natatakot sabihin at hindi po kami natatakot magpa-lie detector po. Okay. Jomar, in fairness to you, 1, 2, 3, 4, 5 sa mga katanungan, truthful kayo, Sir Jomar. Sir Jomar? Yes po. I don't know. Yung lima sa mga katanungan ay truthful kayo. However, yung apat, nagsasabi dito, yung machine, lie. Yung apat na yun, yung pa naman yung importanteng paksa dito sa issue na ito, no, mga ka-review. Lying kayo. Nag-guess niyo po, Sir Jomar? Opo, opo. Ano po reaction niyo, sir? Kasi halimbawa, sir, ito man question na kung saan lumitaw na kayo lying, ito po yung mga important questions. Halimbawa na lang, ikaw ba ang nag-text sa number nila Hazel at BF nito na magbigay ng reward? Limitaw kayo dito na lying kasi ang sagot nyo no. Tapos, kayo ba ang nag-insist na magbigay na dapat ng reward? Sabi nyo no. Pero sabi ng machine, lying. Ito pa, ikaw ba ang nag-demand na magbigay ng reward dahil galing sa stock si Angelito? Sabi mo no. Pero sabi ng machine, lying. Isa pa. Sa iyo ba ang cellphone number na ito, 0915, and then yung mga numero, sabi mo no, pero sabi ng machine, lying. Na ito, 0915, and then yung mga numero, sabi mo no, pero sabi ng machine, lying. Okay, Joma. I don't know. Sir. Sa tanong ninyo na kung ano masasabi ko dyan. Opo, sir. May detector test po yan eh. Opo, sir. Pero alam ko po kung anong katotohanan. Alam ko po sa sarili ko kung anong totoo. Baka nakakulit. Opo. Naintindihan ko po, sir. Yeah. Pero ito po ay
In-invite ko naman kayo. Ito po ay voluntary. At isang dahilan kung bakit po talaga ma-lie detect, isala kayo sa lahat ng lie detector, lahat kayo sa lie detector test para malaman ko sino talaga tutulungan ko. Kasi kung pumasa kayo in flying colors tulad ng yagit sa dalawa, kayo pong tutulungan ko. Ako po ay maglalaga ng piyansa para kayang hirito. Yan po yung promise ko, remember? And didimanda po natin itong dalawang mag-asawa. Yun po yung deal natin eh, di ba? Witness po yung mga netizens. Asawa. Na ididimanda natin itong dalawa. Napanghiwi yung dalawa. Plus, i-apiansahan ko. Napatawa yung dalawa eh. Hindi pa naman mag-asawa, idol. Mag-ano pala, mag-girlfriend. Kaya ngilito, at ano pang tulong ba ibibigay ko sa inyo? Okay, mag-boyfriend-girlfriend. Okay, sorry. However, tawa si Boss Choy. Tawa si Boss Choy eh. Katukayo ko ito. Pareho kami ng ano eh. Ang nangyari, marami kayong lying dito. Whereas itong mag-boy, magkasintahan, lahat ng katanungan, pinasa nila, truthful sila. So, paano pa ako tutulungan dito? Yun. Ito yung masakit na katotohanan, mga ka-review. No, kasi hindi lahat ng oras yung pagtulong ni Idol Rafi is nakabukas. No? Siyempre, tumitingin din yan sa kung ano yung magiging result ng isang kaso. Ngayon, kung nakitaan ka na may gintong kang ginawa na kasinungalingan at lumabas yon, automatic, ipo-pull out niya yung pagtulong. Katulad yung nangyari, balik natin uli ha, kay Tekla and dun sa ex niya, no, mga ka-review. Diba? Ang akala ni Idol Rafi ay ganun ngayon nangyayari, and then nakita ni Idol Rafi yung katotohanan, lahat ng tulong na ibinigay niya doon sa ex ni Tekla is pinull out niya lahat yon, binawi niya lahat yon. So ganun din yung mangyayari dito, I think, dito sa kaso na to, sa issue na to, mga ka-review. Di ba, sir? Sa inyo na po decision, Idol Rafi. Kayo po mag-decide eh. Ba, sir, wala akong sinasabi na kayo po ay sinungaling. Ang sinasabi ko dito, ayon po sa polygraph test, ayon po sa polygraph machine, nagsisinungaling po kayo sa ilang bagay. Hindi po ako nagsasabi niyan, yung machine po. Kasi sino pa naman ako para basahin ko kung nagsisinungaling kayo o hindi. Hindi ko magagawa yun, wala akong kakayahan. Pero yung machine po nagsasabi kasi nagsisinungaling kayo sa ilang mga... Okay? Alright. So, Mr. De La Paz, yes, sir. Hindi naman daw siya nadulas. Ano yung sinasabing nadulas siya doon sa numero? Apo. Yun po yung claim niya. Pero, yun nga po, pinalidate ko rin kasi yan during the previous mga na in-air na mga programa niyo po na in-interview sila. Never niya pong in-acknowledge na ano siya, as kapatid ni Angelito. Yun po. So, partly, ano po sa akin yun, hindi nyo masabing admission or confession, part more on part confession lang, pero hindi talaga voluntary. Okay. Kasi ano po yan eh, habang nag-i-interview po kasi kami, Ano siya sabi na dulas niya doon sa numero? Apo, yun po yung claim niya. Pero yun nga po, pinalidate ko rin kasi yan during the previous mga na in-air na mga programa nyo po na in-interview sila. Never niya pong in-acknowledge na ano siya, as kapatid ni Angelito. Yun po. So, partly, ano po sa akin yun, hindi niyo masabing admission or confession, part more on part confession lang, pero hindi talaga voluntary. Okay. Kasi ano po yan eh, habang nag-i-interview po kasi kami, any subject na who will undergo this kind of procedure, ang dating po is may psychological pressure, so nawawala po yung control. Okay. Okay. Sir Chito, dito po ako curious sa cellphone, ano? Kasi merong ang cellphone na habang nagte-text itong magkasintaan at itong grupo nila si Jumar, Annabel Rhea, ang Angelito, merong isa pa na nagte-text sa number nitong si JM. Yes, sir. Now, anong luminit? Kasi luminitaw dito si Annabel, truthful siya. Na wala siya kinalaman na wala siya kinalaman doon sa cellphone number na huwag ko nang bagitin, 0915. Then, nga ba? Sabi ni Annabel, wala akong kinalaman dyan, truthful si Annabel. Sabi ni Rhea, wala akong kinalaman dyan, truthful siya. Bakit si Jumab? Yes, sir.
Kasi ang question po rito, double check ko, sir, ha? Nag-text, if I'm not mistaken, ikaw ba? Yun. Hindi, ang question is, sa'yo ba ang cellphone number na ito? 0915? Ayun, sir. Yung sa, tungkol sa number na yun, kung isa possession, again, sir, pwede kasi mag-justify yung tao. Teka, hindi naman akin yan eh. Pero kung sino kasi yung nag-react doon, siya yung may, kung makikita niyo, fear of being detected, kaya siya yung nag-react doon. Kasi ang, opo, kasi ang tanong natin sa iyo ba ang cellphone number? Kung ang tanong sana natin, sir, is may kinalaman ka ba sa cellphone number na nag-text kay ganyan-ganyan, pwede pong mag-react din yung kabila. Pero ang direct kasi, ang question, sir, is very direct po, kung sa iyo ba ang cellphone number. So pwedeng yung isa nag-justify, hindi naman akin yan eh. So pwedeng wala siyang fear of being detected on that specific question po. Okay, so sabi ni Annabelle, hindi sa kanya, truthful siya. Sabi ni Rhea, hindi sa kanya, truthful siya. So ano ibig sabihin nito? Itong cellphone number, lies, yes, dumal, ibig sabihin sa kanya yung cellphone number? Yes, sir. Based on the polygraph result, dahil nag-deny siya, mataas ang probability na kay, ano yan, kay, ang, kay Jomar, sir. Kay Jomar. Paano kung niya man talaga sa kanya? Paano kung niya man talaga sa kanya at lalabas din ba? Kung halimbawa, cellphone ng ibang tao at ginamit lang nila? Ayun. Ano kasi rito, sir, is kung... Baka pagbati na lang, pagbatiin ko na lang kayo? Okay lang naman po sa akin yun, na makipagbati po sa kanila, pero po sobrang laki po ng damage na ginawa nila sa akin. Magbe-birthday po ako nung time na yun. Ibig sabihin, no, no, mga ka-review, magbe-birthday pa pala siya, then pumasok yung gentong issue. And alam naman natin na milyong fans at milyong mga viewers na nakanood nito. And, libo rin yung mga nagbibigay ng bad comments kahit saang FB post about dito sa dalawang to. Pero po, sobrang grabing stress po yung inabot ko. Pero kaya ko pa rin naman po magpatawad. Oh. Kasi Diyos nga po, nagpapatawad, tao pa po kaya. Yun naman, alam, pala eh. Okay. So meaning, magpakatawaran na, kalimutan na yung nangyari, move on na lang lahat. Yun ang gusto niyo kayong magkasintahan. Yun ang pananaw niya ngayon. Kung nagsusorry po sila at aaminin po nila yung kasalanan na ginawa po nila at lilinisin po yung pangalan ko sa mga tao. Dahil sobrang sakit po at sobrang dami pong nambabati ko sa akin, lalo na po sa TikTok po. Grabe. Oo, oh, sa TikTok, mga ka-review, talagang grabe yung mga comment, mga reaction ng mga... Hindi naman nila alam ko talaga kung ano yung katotohanan, pero kung makapagsalita sila, akala nila na andun na sila dun sa senaryo. So, talagang pag binasa mo yon, kung magbabasa ka ng comment section, kahit saang mapa-FB man yan, YouTube man yan, TikTok man yan, Instagram nga, buti nga Instagram, hindi pa nakapasok eh, no, mga ka-review. Talagang makikita mo yung mga galit ng tao. So, hindi mo na ipuporsyo yung case sa kanila. Tama? Pag nag-public apology lang sila, papatawarin mo na, tama? Okay. Oh, napakagandang deal ito. Ano? Annabelle, Jomar at Rhea. Hindi na lang. Papatawarin na lang kayo at hindi na siya magtutuloy sa kaso. Basta mag-apologize lang kayo, tapos na ang problema. At aminin po, sir. At aminin nyo lang. Yung totoong pagkakamali nila. Yung totoong at pagkakamali. At talaga yung nag-insist ng reward. Yun lang naman po, sir. Kesa naman ganito po. Sir Jomar, ang sinasabi po ni Hazel, aminin nyo na lang na kayo ay nagkamali, isa yun. And then pangalawa, dahil sa pagkakamali, mag-apologize kayo, patatawarin na kayo at hindi niya ituloy mga kaso, maging si Angelito, lusot na sa kaso. Tama ba pagkakaintindi ko, Hazel? Apo. O, i-withdraw niya yung kasong robbery extortion. Jomar, ikaw tatanungin ko kasi ikaw yung mukhang lumilitaw dito na leader. Jomar. Adil Rafi, ang dalilang po. Okay, si Bia papamayan na sinasabi na pala kasi yung leader ako dito. Okay, sige. Sorry. Sige. Hindi po kayo, sir. Sir, Rafi, hindi po kayo. Sina ano po? Wala sila sinasabing leader. Ako lang yan. And I apologize. Kasi kaya ko sinabi yan as a joke. Kasi lumilitaw dahil ikaw ang spokesperson nila. Ikaw may hawak na mikropono. So, ang nasabi ko, ikaw ang leader. Ikaw may hawak na mikropono. Ikaw ang spokesperson. Yun ang ibig sabihin. Pero, nothing derogatory pertaining to that. Pero payag ka ba na
papatawarin na kayo, pero ang kapalit niyan, magtanggapin yung pagkakasala nyo, and then mag-sorry? Sir, pero therapy, hindi po ako spokesperson ng group na to. Walang grupo, at ako nagsasalita para sa sarili ko. Sila nagsasalita sila para sa sarili nila, magsasalita sila. Ngayon po, ang visible na sumagod dyan, sa tanong ninyo kung papayag, talongin niyo muna yung asawa niya. Kasi yung asawa niya nakukulong. Mrs., payag ba kayo, ma'am, na aminin niyo po yung pagkakamali niyo? Siyempre, Jomar, kasama ka dito eh, kasi dapat kayo, isa yung, magkaisa dapat kayo pare-pareho. Dahil hindi naman pwede yung isa aamin, yung isa hindi. Yung isa magsusori, yung isa hindi. Ano yung inom ng tubig niya? Sir, kasi itong deal na ito, maganda na para magkabati-bati na kayo, iatras ni Hazel yung kaso, Mabait pa si Hazel dito ha, tsaka si Boss Choi ha. Isa lang yung gagawin nyo, lilinisin nyo lang yung pangalan nila na dinungisan nyo. Yun yung point dito ng dalawa. Kasi sobrang dami na ng batikos na umaano sa kanila, tapos kayo, na parang, kumbaga, wala lang kasi maraming supporters ang sumuporta sa inyo. So, kailangan nyo lang gawin is to clean the name of two na sila Hazel at Boss Choi. So, yun lang naman yun eh. Hindi naman siguro ikabababa ng pride nyo na humingi ng pasensya at aminin na rin kung ano man yung ginawa nyo. Yun lang naman yung point doon. Lalabas na ng kulungan si Angelito. At kasi dati sabi niya magpapile pa siya ng mga cyber libel, ang dahil pa niya ipapile na kaso. Lahat yung tatablahin na niya, mag-sorry lang, magkalimutan na ng pagkasalanan, mag-amin yung kayo, at mag-sorry, tapos na. Hindi nyo kayang gawin yung sir. Sir, pag hindi nyo kayang gawin yung sir, wala na akong magagawa. Then sir, I leave it up to you kung ano yung decision yung lahat. Kung ano yung decision, Mama Hazel, hindi kami makikialam. Kung ano yung decision nyo, sir, hindi kami makikialam. So, Sir Jomar. Sir Jomar, hindi kayo makapag-decide. Sige, bibigyan ko kayo ng isang araw, Sir Jomar. Hindi ko kayo pipilitin. Sabi mo, pwede po gumagusap kung na kami magkakapatid. Kasi sir, wala naman talagang kasalanan yung kapatid namin. Kahit sino sa kanila, wala kasalanan. Ma'am, wala ako sinasabi may kasalanan kapatid nyo. Di ba, in fact, so umpisa pa lamang, gusto kong tubusin yung kapatid ninyo. Di ba, sabi ko nga, ako pa magtutubos, magpapiansa. Wala ko sinasabi may kasalanan kapatid nyo. Ang sinasabi ko pa, base sa test result, hindi maganda ang test result ng grupo ninyo. At base sa sinabi ni Hazel na patatawarin niya lahat ng mga, kung ano man yung mga kaso-kaso dyan, tatablahin na niya, magpapatawaran na, magkabati na, and then, ang next move is, mag-sorry lang, tapos yung kaso. Sige, pahayag sila. Sige, ako spokesperson ha. Pakiusap lang, hindi ako leader dito, hindi ako mastermind tulad ng pinapost ninyo. Sir, wala akong sinasabing leader ka, sir. Sabi ko na kanina, nag-sorry ako, sabi ko. Kasi spokesperson ka, may hawak ka ng mikropono. Nasabi kong leader-leader ka dahil ikaw may hawak ng mikropono. Okay? So, sir. Sir, ganito na lang, sir. Wala na oras, sir. Kung ayaw nyo, sir, I'll leave it up to you. Or, Shari, wala na oras, pag-usapin natin sila. Kapag hindi kayo kaya pag-usapin, sir, labas na kami, atras kami. Sana, sir, magkabati kayo. Huwag nyo babang telepono, si Shari ang mag-take over, okay? Sige, Hazel, KM, Annabelle, Juma. So, yun, mga ka-review, no? Ia-atras nga ni Idol Rafi ang pagtulong dito sa kabilang panig, no, kay na Jomar. And syempre kahit sino naman, kahit ako naman, at may ganong lumabas na result ng lie detector test, eh syempre hindi na rin ako tutulong. Doon pa lang nag-confess na siya eh, about dun sa nagpanggap siya, no, mga ka-review. Kahit sabi mong hindi ka nagpanggap or hindi nadulas, kinumpes mo yon, yung impormasyon na yon na nagpanggap ka na kapatid ka ni Kento, doon pa lang meron ka ng laglag, meron ka ng alanganin. So lalabas nga sa lie detector test, aminin mo man o hindi, is sa'yo yung number na yon, no? Sabihin na natin hindi sa'yo yung number, pero
nag-confess ka kasi dapat doon pa lang hindi ka na nag-confess. Yun yung pagkakamali na ginawa mo. So, yun mga ka-review, nakita naman natin yung full video ng lie detector test ng tatlo. Maganda sana nito kung meron ding lie detector test yung isa na kasama nila na nakakulong. Yun yung magandang magiging resulta. So, yun mga ka-review, ang masasabi ko lang na aral nito, bago kayo magkomento sa kung anumang issue na nalalabas, is alamin nyo muna maigi kung ano talaga yung pinakapunot dulo. Tulad nito, lumabas yung resulta ng lie detector test at napatunayan na yung mga sinasabi nila Hazel Grace at Boss Choi is katotohanan lamang at hindi nagkaroon ng lie. Samantalang yung pinanigan at sinuportahan nyo is sumabit at merong lumabas na nagsisinungaling sila doon sa mga part na tanong ng examiner ng mga ka-review. Kaya yun lang yung masasabi ko dito. Congrats kay La Boss Choi at Ma'am Hazel dahil nalagpasan nila yung pagsubok na to. At sana tuloy-tuloy lang, bangon lang, kumbaga, tuloy lang sa lakad. So hanggang dito na lang ang aking video reaction dito sa voice record ng lie detector test ng Rapid Tool po in action. Peace out.